Dahil wala pa rin kuryente, sa dyaryo lang nakikibalita ang mga taga-Ormoc, Leyte sa mga update sa iba pang lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda. Bumili na rin sila ng mga kandila at flashlight na nagsisilbi nilang ilaw sa gabi. May ulat on the spot si Bam Alegre. Bam? Sandra, dito sa ating kinalalagyan sa City Hall ng Ormoc, katatapos lang magkaroon ng thunderstorm. Pero ngayon, kung makikita ninyo, maalinsangan na rin ang panahon. Kaya sala sa init at sala sa lamig yung nararamdaman ngayon ng mga survivors dito ng bagyong Yolanda. At kanina, sa pag-iikot natin sa sentro ng lungsod ng Ormoc, nakita natin na bagamat may mga pagbangon na, ito ay parang back to basics na yung pamumuhay dito. Nakita nyo yung dyaryo ay mabenta na rito dahil walang TV. Ito na yung pangunahing source ng balita rito. At ang kanilang mga paninda naman, mga lighter, mga kandila, flashlight, yan ay yung mga tinda rito. Dahil inaasahan ng mga tao rito na yung brownout ay magtatagal ng 3 buwan hanggang posibleng 1 taon. Dahil nandito yung geothermal plant sa Ormoc at doon sa kalapit na bayan ng Kananga, ito yung nagbibigay ng kuryente rito sa Ormoc at sa Bohol maging sa Negros. At tinanong naman natin kagabi si DILG Secretary Mar Rojas kung ano yung katotohanan doon sa mga balita na may mga NPA encounter daw sa bayan ng Carigara at Alang-Alang. At ang sabi nila, sabi ni DILG Secretary Mar Rojas, no truth at all sa mga balitang ito. Ngayon nakikita ninyo live ang kuha sa loob ng command center ng City Hall ng Ormoc, bagamat nawasak nga itong gusali na ating kinatatayuan ngayon live. Ito ay ginagamit pa rin, ito ay operational pa rin at pwede rin magpakuha ng tetanus toxoid injection para doon sa mga nagkaroon ng sugat sa kasagsagan ng bagyong Yolanda. Yan ang latest mula rito sa Ormoc. Balik sa iyo, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.